1, 2, 3. Gidri! Ayun na siya! Oh, ayun na si Titan! Masisira na yung harang nila. Ayun, si Daddy! Oh, oh, si Daddy! Oh, wait lamang, wait lamang. Isa-isa lang. Ay, natagay ako ng papa! Ito naman to? Ako yung miss niya eh. Uy, mahulog si Kini. Ito pa sa... Ito namang tatay nila, ma. Girl eh. Oh. Oh, ayun na. Ayun na. Ay, nabila. Ay, susu. Ay, Diyos ko po. Ay. One eternity later. Mm. Oh, ayun na sila, na-excite sa papa eh. Wee! Sige, sa inyo na lahat yung kama. Huwag nyo lang iihian ha, tataihan. Ako po. Ang sikip lang ng kama. Ay! Ay! Ito talaga ang kamukha ni papa. Mm. Oh, diba? Pinagbiyak na bunga. Oh. Ay, shoes! Ang kamukha-kamukha. Ito naman, ang kabiyak ni mama. Oh. Kaya ang tawag namin dito, Presto Cream eh. Ayan. Kaso, ang bunga nga sa papa. Shoes! Ang dami niya na pong pangalan. Gian George at Presto Cream. Ay. Oh. Ayan, pinagbiyak. Patingin, pinagbiyak. Busy magalit eh. Oh. Oh, diba? Kamukha din sila. Kamukha din sila, oh. Oh. Ganyan tamang discipline na si, ano, si Daddy Genzo nila. Naninigaw lang. Oh. Ito naman ang pinakamalditang anak, oh. Kaya grabe na ang pag-ano ni Cream o sa kanya. Kasi lumalaking sutil. Ay, hi, Gringo. Isa pa ito, kamukha to ng papa niya, eh. Hmm? Masus! Ang kamukha ni Papa! Ito ang number one na salbahe sa kanilang lahat. Ayan. Ito, maldita. Maldita kay Mama. Mula noon hanggang ngayon. Opo! Hindi pa rin tapos. Oo, tingnan nyo. Ay, kitang-kita ang gilagit. Napakasutil. Oo. Ayan, bubugin mo yan, Cream. Para hindi lumaking ganyan. Oo. Pakatama. Oh, tingnan mo, ulo. Kinakagat talaga ang nanay. Kaya mo yan, Cream, oh. Mm. Kailangan na ba akong tumulong? Ha? Oh. Oh. So, kung nagtataka po kayo kung ano itong salvavidas ni Henry sa leeg. Ayan. So, yung purpose na po yung parang cone para ma-prevent siya na magkamot-kamot kasi lately may mga kinakamot-kamot yung hotspot si Daddy Genry natin. Sino ba yung maingay? Ha? Hindi pa rin naubos ang kulit. So alam ko, hindi nyo matitake seriously si Daddy Genry. Pilitin nyo na lang po. Ang cute-cute niya kasi tingnan, oh. So, yun na nga po. Baka nagtataka yung mga tao dito sa YouTube. Paano nangyari yon? Ang bilis naman. Walang vlog yung Philippine champion niya. Tapos ngayon naman, biglang grand champ na siya. Ayun, pero in-update ko naman po, friends, sa Facebook namin yung pagka-Philippine champion niya. And yun nga lang po, wala siyang vlog. Kasi pagkadating sa dog show po talaga, behind the scenes, sobrang gulo po. Sobrang dapat mabilis yung kilos, ganyan. And pagka sumasama kami doon lately, most likely mga dalawa na lang kami. So talagang yung focus namin is maalagaan si Henry doon sa show. Kaya po mga video clips and pictures na lang po yung mga nakuha namin. So yun nga po, kinuha ni Daddy Henry yung pagka-champion niya tsaka pagka-grand champion niya sa same venue lang din. Ever since na bumalik yung dog shows dito sa Cavite, sumali na rin kami. Tsaka mas convenient sa amin kasi medyo malapit siya. Kasi taga Cavite lang din kami. Bakit inaalisan ako ng lahat?
So since malapit lang naman po sa amin yung venue, sa bahay ko na po ginroom si Henry para hindi na po namin dalhin yung malaking grooming table na yan para bawas bitbitin na din. In short, tamad lang kami. Ayan, so biyahe-biyahe, napagod na ang estudyante, parang papunta lang ng school, patulog-tulog. Ito po yung first ring na naisa lang si Daddy Henry. Talo po siya dito eh. Anyway, pahinga-pahinga muna sa cage habang nag-aantay sa second ring. So, ito na po yung second ring. Dito naman, nanalo siya. Best male siya. After party. Napasok na kami. Ito naman po yung ring number 3. So, ang bilis lang, no? Pero sa totoo lang, 6 o'clock na ito. Mga 4 hours na talaga kami dyan sa venue. Tatlo po sila, judging for best of breed. So, bali second place po dito si Henry or yung tinatawag na best opposite sex. Early the next morning. Ayan, day 2, let's go. Grooming na naman po ulit. Siyempre, hindi na naman po siya natutuwa. At magmamaktol siya. Ayan, kita nyo naman po kahit hindi nyo naririnig. Naiingayan na kayo kaagad. So ayan, travel na naman. Antay na naman ang pasahero. Pag-uwi nyo lang! Ito naman ay ang fourth ring or first ring of the day kasi day 2 na ito. So ayan, go! Ang bagal-bagal ni Henry dyan. Nakakainis. Naaabutan siya ng mga kalaban dyan. Finally, dito po ay nanalo siya ng best of breed. Ito po yung pinaka-goal ng every breed, yung maging best of breed. Kasi bihira lang po nakakakuha nun. Talaga malat ang ayaw niya. Dito sa ring 2, talo si Daddy Henry. Hindi siya ang best male dito. Pero okay lang kasi 2 points na lang naman yung kailangan niya. So ito na nga po yung 6th and final ring ni Henry. 2 points lang ang hiniling namin. Pero ang nakuha niya ay 4 points kasi nanalo ulit siya ng best opposite sex. Galing-galing. Grand champ na yan, oh. So, yabang naman. So, dahil nanalo po siya doon sa first ring of the day, kanina, yan, lalaban siya dito sa 4 best in group nila. Ilan yan sila magkakalaban? Madami. Kasi under, ano yan eh, spits and primitive type. Ayun, so pagdating dito, wala nang points na ma-earn. Pero pag naka-place dito, sobrang swerte na din. O, diba, Bi? Ano, nalunod ka na ba dyan? Parang pagod na pagod ka. Ano, kamusta ang swimming, ha? Hingal na hingal siya. So, yun na nga po. Nung after niya kasi mag-champion, 11 points na lang yung kailangan niya para mag-grand champion. Ang nakuha niya itong weekend is mga nasa 13 points. May sobra pa na dalawa. So, kung itutuloy-tuloy namin siya hanggang maging Hall of Fame si Daddy Henry,
73 points na lang po yung kailangan namin. Pero yun na nga po ang biggest question kasi parang okay na rin naman kami na grand champion lang si Daddy Henry kasi naubos ng pera namin. Kasi yun nga, for fun lang naman talaga tong pagsali namin. Hindi naman talaga namin siya balak i-career. And besides po, palipat na rin kami ng bahay, so medyo mabibusy na rin ako. Tsaka itong mga cream puff, syempre kailangan ko mag-spend ng time sa kanila bago sila tuluyang umalis dito. Kaya po magre-return na po muna si Daddy Henry sa pagsasali ng show na yan. Nakakatuwa lang kasi kakabalik lang ng coat niya nung September at kakasali lang namin, pero magre-return na rin siya ulit. Magre-return na yan, return na ang daddy na yan. Ayan, pakita ko lang din pala sa inyo, friends. Ito yung mga ribbons na napanalunan ni Henry nung weekend. Sa Cavite show po kasi, anim na ring siya. Kaya din po mabilis na nakaipon ng points si Daddy Henry kasi anim na chances na pwede siya magkaroon ng points. So sa apat na rings po, nanalo siya ng best dog. So ang ibig po sabihin nitong blue na to is siya yung pinaka-pogi. Yun na lang yung term ko, pinaka-pogi. Siya po yung napiling pinakamagandang male. Ayan, tingnan niya naman. Oh, pogi naman itsura niyan. Oh, parang ano na siya. Parang siopaw. So after po niya manalo nito, makakalaban niya naman po yung best ng female tsaka best ng veteran. So yung veteran po, mga 8 years old above yung winner po nun. So kaya sa finals, laging tatlo silang magkalaban. Sa tatlong yun po, pipili ng first, second, tsaka third. Yung first magiging best of breed. So, dalawang beses siya naging second sa pilian nung tatlo sila. Kaya ang nakalagay dito is best opposite sex. Ayan, dalawang ring. Ayan, tapos nakaisang first si Daddy Henry. Kaya ang naging title niya naman po is best of breed. Tapos pag naging best of breed po ng Siberian Husky, lalaban naman po siya sa different breeds under group nila. Ayan, so nanalo naman po siya doon ng best in group. Third place. Ayan, so medyo hindi po siya madaling mag-gets usually kasi ganun din ako nung una. Hindi ko naiintindihan, alam ko lang, dapat magka-points siya. Friends, kung interested po kayo, napagod na siya. Kung interested po kayo na matuto about sa dog shows kasi naisip kong gumawa ng dog show 101 para ma-explain ko rin sa inyo how dog show works. Ayan, so comment down below lang if interested po kayo para alam ko po kung gagawin ko siya talaga. Natulog na ang Daddy Henry. Oh, at ang mga anak niya eh, pag ganyan, patulog na rin yan. Meron lang dalawang doon naglalaro pa. So yun, friends, in-update ko lang po talaga kayo na meron na po tayong grand champion in the house. Bali po yung mga magiging puppies ni Henry. Kung meron po kayong PCCI paper dyan sa inyo, kung mapapansin nyo po, meron po dong mga pangalan ng dog na naka-red mark. So, magiging red na po yung name ni Henry sa paper ng mga puppies. Grabe yung effort at gastos. Gawin lang pula yung pangalan na yun. Pero hindi, may importance naman talaga kung bakit ganon. So, yun nga, i-explain ko na lang sa inyo further some other vlog. Pagka hindi na busy ang lahat. Galing-galing naman ni Daddy Henry natin. Gusto lang pala sa Cavite. Cavite lang pala. Gusto mo lang pala dito eh. Di na natin kailangan lumayo. So, kwento ko lang din kasi nakita namin yung judge na nagpanalo sa kanya ng best in show. Kung naalala niyo yung Tagaytay fan match na sinalihan ni Henry, yung wala pang points nun. Nakita siya, actually ina-expect na Hall of Famer na siya. Pero yun nga, di ba, hindi naman kami talagang tuloy-tuloy na sumasali. So wala lang, nakakatuwa lang kasi ina-expect niya na nasa ganung levels na si Henry. Ayan, so anyway, tignan na lang natin kung makabalik kami ulit. Tsaka kasi si Riz Marie pa eh, hindi pa siya talagang sunod-sunod na nakakasali. Dahil hindi pa siya ganun ka-mature enough yung katawan niya, tapos shed ng shed. So, baka pagka nag 2 years old na lang siya or pag gumanda yung condition ng katawan niya, saka na lang din siguro kami babalik para kunin yung PH champ. Kay Riz naman, kahit PH champ lang yung makuha namin, okay na eh. Ito lang si Henry kasi parang sayang naman dahil medyo nananalo siya compared sa iba. So, sayang. Kumbaga parang malakas yung laban niya kasi. Kaya siya yung may chance na magtuloy-tuloy hanggang Hall of Fame. Gwapo ka na niyan, ha? Dito binubugbog ka lang naman pagdating sa dog show. Kala mo kung sino. Naingayan na siya sa akin. Sige na. O, magbabay ka na. O, magbabay na po ang Philippine Grand Champion. Ay!
Paano ka naman siseryosohin na Philippine Grand Champion eh? May salbabida ka dyan. Tanggal muna natin. Mm. Bye! Ayaw na. Kim! Bye! Kayo dyan makukulit, ha? Ikaw. Uy, Henrita. May susunod ba sa yapak ng daddy? Ha? Meron ba? Yapak siguro ng wangwang. Meron, marami. Bye-bye na. Bye! Bye! Babay na babay. O, green ka, babay! Uy, kinagat! Bye! Gigi, madam! Madam Kilay, halika! Madam Kilay ang tawag namin dito dahil tignan nyo naman. Plakado ang kilay ng madam. Mm. Bye! Ay, napakakulit! Gringo! Mm. Ano ba yan? Inatake na. Inatake mo na sila.